Abby. Welcome back to my channel. And for today's vlog, ipakita ko sa inyo yung aking mga Daphnia. Daphnia Magna, tsaka Daphnia Moina. Tuturuan ko kayo kung paano mag-breed ng Daphnia Moina, tsaka Daphnia Magna na napakadali. Ito yung aking mga Daphnia Magna. Yan. So ito apat to na mga malalaking container. So nandito nakalagay yung aking Daphnia Magna. Itong ating Daphnia breeding ay isang series ito, no. Kung saan bigyan ko kayo ng update araw-araw pa mag-start tayo ng culture ng Daphnia. Ano mga kailangan natin? Yan. So series po 'yan siya. So nandito ang aking mga Daphnia Magna. Yan, kung mapansin nyo, ang daming Daphnia Magna. And meron na rin mga bloodworms, may mosquito larvae. Yan. Itong mosquito larvae, hindi talaga ito maiwasan, no? Na minsan dito yung mga lamok mangingitlog. So, ginagawa ko, nilalagyan ko ng screen para maiwasan yung mga lamok na mangingitlog dito sa ating Daphnia culture. At dito naman yung aking Daphnia Moina. So yung Daphnia Moina, maliliit po yan siya, no, na mga Daphnia. Maliit siya kaysa sa Magna. So itong Daphnia Moina, nakuha ko lang din sa dito lang malapit sa amin. And later pakita ko rin sa inyo kung saan tayo pwede makakuha ng Daphnia Moina. Ang Daphnia Moina, maganda talaga to sa mga fry. Okay? Maganda to pakain sa mga fry kasi maliliit sila. Ayan, maliliit sila and madali lang din pala sila alagaan. Dati nag-alaga ako ng Daphnia Moina, pero ang nangyari nangamatay sila. So medyo nahirapan ako sa una. And ngayon, nagtatry naman ako mag-alaga ng Daphnia Moina. And ito na nga, mas dumadami na sila. At kung paano, no, na nabubuhay dito ang mga Daphnia Moina, yan, tuturo ko rin dito sa inyo kung paano mag-alaga, anong mga kailangan sa pag-alaga ng mga Daphnia Moina. Na mas maliliit sila and mas magaganda sa mga fry. Ang classification ng Daphnia ay zooplanktons. Yan. So ang kinakain nila ay mga phytoplanktons. Ngayon magkuha tayo dito ng mga Daphnia Magna. O, ilalagay natin dito para pakita ko sa inyo. So itong Daphnia Magna ko, madali lang ito alagaan. Yan, ang dami sila, dami nila. So kuha pa tayo, dagdagan pa natin dito. So itong Daphnia Magna, no, matagal ko na to inaalagaan. So dati nag-breed din ako nito and sa first ko na breeding na failure, no, nangamatay sila lahat. So failure. And hindi lang ako nag-stop nung na-fail ako, hindi ako nag-stop. And nag-try ako ulit the second time. And ito na nga, dumadami ng dumadami. So matagal na to sa akin sila, mga nasa 2 years na to sa akin itong mga Daphnia. So itong mga Daphnia Magna, galing pa to sa Cebu, no? Pinaship ko, binili ko from Cebu, pinaship ko dito sa amin, dito sa amin lugar. So malayo pa to pinanggalingan ng Daphnia Magna. Dito mag-try din tayo dito. So madami din yan dito, no. Yeah, madami. So ito sila, itong mga Daphnia to, pinapakain ko to sa mga breeder ko ng mga angelfish. O, kasi mas madali to mag ano, ang mga breeder mas madali mag-develop yung mga eggs sa kanilang mga tiyan pag pinakain sila ng live food. Ito na kadami sa dalawang
mga tank na to, ito nang nakuha natin. Ayan, dami nang nakuha natin ng mga ducks niya. Ayan sila, ang dami. So, ayan, may mga malalaki, mayroong mga maliliit. O, yung mga malalaki, yun yung mga adult. Yung mga maliliit, yun pala yung mga ano pa lang yan. Yung maganda din yan sa mga fry, no? Sa mga ano na, mga 1 month old na mga fry, itong mga maliliit, magaganda yan. Pero itong mga malalaki, sa mga breeder, magaganda din yan. Mag-try pa tayo dito sa kabila. Dito, mag-try pa tayo, kuha. So, dito kasi, madami din yan dito. So, maganda gamitin dito, ang ginagamit ko nga net, yung maliliit, no, na may butas-butas. Hindi ito. Ito kasi, ang nakukuha, pati mga maliliit. While yung net na may butas-butas, yung nakukuha, yung mga adult lang. While yung mga maliliit na iiwan. So, yung kagandahan dun sa, ano, sa screen, no, sa fishnet na gamitin na malaking butas, yung nakukuha yung malalaki lang and naiwan yung mga maliliit, and yun na yung ang susunod na lalaki ulit. Ayan, so ayan, dami ng mga duck niya. So later turuan ko kayo paano magbreed nito, ano mga kailangan. Ayan, ilagay natin dito yung net, no, kasi minsan may mga nasasama sa net. Ayan, so pakain natin sa mga breeder ko na mga guppy. Ito yung mga ginagamit ko sa pagkuha ng mga duff niya. So ito naman, kung ito gamitin natin, lahat talaga masasama, no, pati mga maliliit na duff niya, walang ligtas dito, huling huli lahat. While ito naman ang gagamitin natin, ang nasasama lang ay ang yung mga malalaki lang na mga duff niya, no, yung mga duff niya na mga maliliit na kasya lumusot dito sa butas ay naiiwan. So sa akin, mas gusto ko gamitin to, no, itong ganito, kasi ang nasasama yung malalaki lang, yung mga naiwan yung mga maliliit, at yun naman yung alagaan natin, yung mga maliliit na naiiwan, yun naman yun ang maglaki, at yun naman yung kukunin natin. So mas maganda to gamitin compare dito. So ito naman, kapag sa muina, kailangan talaga manipis muina, kasi maliliit sila, eh. So ang muina kasi kasya-kasya dito sa butas. Well, ito wala talagang kawala ang muina dito. So ito na, kung mapansin nyo, no, ito na yung mga duck niya. Ayan, mayroong mga maliliit at saka mayroong mga malalaki na mga duck niya. Ayan. So, mas maganda yung malalaki lang makuha sana natin. Anyway, okay na rin yan kasi marami pa tayong mga stock dito. So, kuha tayo ng mga duck niya, muina. Lagay natin dito para kita ko lang din sa inyo, no, na nabubuhay yung mga duck niya, muina, na nahuli ko dito. Ayan, so ang dami. So ayan, mga duff niya, muina. Ayan, mga maliliit. Ayan, so dadami pa yan at dadami. Lipat natin dito. Ayan, so ang ganda itong muina, no, sa mga fry. Ayan. So mga newborn na fry. Ayan, ang ganda yan. Try natin kuha ulit. So ayan ulit, ang dami. Ayan. Ayan, so dami na. Ayan, duff niya, muina, maliliit. At ang dami na nila. Oh. So ito, may natira pa. Ayan, lagay natin dito. Okay, pakain natin sa mga guppy. Ayan, so nanganak na pala yung guppy dito. Ayan, i-update ko kayo nito later. Ito na yung mga duff niya, muina. Maliliit.
at ang dami din nila. So akala ko hindi sila mabubuhay, no, kapag inbreed natin sila. Pero buhay pala sila at dadami din pala sila. Yan sila, ang dami. Yan, mga duck niya, buhay na. Ito ang comparison. Pakita ko sa inyo yung mga duck niya Magna at saka duck niya Moina. So ito yung duck niya Magna. Yan, malalaki. Yan, at kulay orange. Makikita mo na kulay orange talaga sila. Yan sila, duck niya Magna. Yan yung mga Magna. Ngayon dito ay ang duck niya Moina. So kung tingnan natin, no, yung Moina, parang transparent lang sila, no, white lang, ano lang kulay nila. Ang transparent na mga maliliit. Yan, ang dami. O hindi sila masyado mahalata natin na nandyan sila. Maliliit. Maliliit din sila yan. So, i-breed natin ito na i-breed at padamihin natin ang padamihin. Ah, ito yung mga duck niya Moina. Yan, duck niya Moina. So, just keep on tuning, no, para i-share ko sa inyo na naman ang paano magpadami ng duck niya Magna, duck niya Moina. No, saan makikita yung Moina, saan tayo makakuha, and Magna. So anyway, ang Moina, nakuha ko lang to sa wild. Well, itong Magna, binili ko talaga to. Yan. So turuan ko kayo kung saan kayo makahanap ng duck niya Moina at kung paano magpadami. Ito yung tub na lilinisan ko rin, and dito ko rin ilalagay, magbe-breed din tayo dito ng duck niya Moina sa tub na to. Yan, medyo malaki-laki ito compared doon. Yan. At ito pa, mga tub. Oh, ito. Ililisan ko lang to, tapos magbe-breed din tayo dito ulit ng mga duck niya Moina. So, maganda, tatlo na tub ng mga Moina, para kung anong mangyari sa una na tub, at least may dalawang tub tayo na naka-reserve. So, lilisan ko lang to and set up po to later, and yun ang isi-share ko next ko sa inyo na video. Kung meron kayong mga question o suggestion about sa pagbe-breed ng mga duck niya, i-comment nyo na po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para man-notify kayo sa pinakabagong videos ko. Hanggang sa muli, isa namang magandang araw sa inyo lahat. God bless, keep safe, and see you next time.